buksan ang init ng panahon, si Ronel. Nag-swimming kasama ang kanyang mga katrabaho sa beach sa Batangas. Nag-range po kami sa Laia, Batangas. Pagkakain po namin, langoy na po kami. Pero ang kasiyahan, naudlot. Si Ronel kasi. Bigla ako nakapak ng parang ano po, sinulid na ang dami. Sobrang sakit. Ayan guys, mag-iingat kayo. Akala ni Ronel, nakaapak lang siya ng matalas na pato. Namanid na po yung paa ko. Hindi ko po talaga maapak. Sobrang sakit, parang may tumutusok. Pag-angat ko ng paa ko. Dami na pong nakatusok. Kala ko po itim na kahoy. Si Ronel kasi, nakaapak pala ng matitinik na sea urchin o kung tawagin, tuyong. Yung tropa natin, nakaapak ng sea urchin. O yan, ang dami oh. Takot po ako nun. Baka mamaya nakalasan to. Baka bila ako mamatay dun. Ang kanang paa ni Ronel, napuruhan sa dami ng naiwang tinik. O yan, ang dami oh. Saan nyo? Ibaga, ito yung paikot po na ganyan. Kaliwa naman po, iniliit lang po yung tinamaan. Ang mga tuyong o sea urchin, mga marine animal na napapalibutan ng mga tinik o spines na may poison glands, may taglay na lason. Makikita sila sa mga batuhan na medyo may lumot-lumot or coral reefs, minsan sa beach. Meron din itong tinatawag na complex dental apparatus na venomous nga o may dalang kamandag. Ang pinakamalalang pwedeng mangyari is a secondary infection. Pagka hindi nalinisan ng maayos yung sugat and may open wound doon, so may other bacteria that can enter the wound kung saan natusok. Yung iba kasi, infection nang dun sa spine, may abscess na nabuo. And nag-cause ito ng paralysis from the waist down. Ayan guys, mag-iingat kayo. Si Ronel agad humingi ng saklolo. Pinatanong ko po agad sa mga taga doon kung nakakalason po. Yung mga sea urchins ay merong venom or toxin doon sa kanilang mga spine. Pero hindi sila ganun katulad na as venomous katulad sa mga cobra natin na kailangan mo pa ng anti-venom. Gayunman, ang mga naiwang tinik ng tuyom sa kanyang mga paa, nagdudulot pa rin ng sakit. Parang gusto na nga po magpadala nun sa hospital. Hanggang may residenteng nagpayo sa kanila. Ano yun na agad yan ng kalamansi tsaka suka? Lalagyan na ang suka. Ngayon oh. Sige, ilagyan mo na pare. Kalabas daw yan. Pinuhus lang po yun. Lalo po sumakit eh. Ano na ano mo, Nel? Nararamdaman mo? Ano naman po? Nung nakauwi, sunod nilang pinatakan ang mga ito ng pinakuluang kalamansi. Ayun po yung mas effective sa pao. Pagkatanggay po namin ng kalamansi, namumula na lang po yung pao. Hanggang ang mga naiwang tinik para raw umangat. Dami yung... Hayaan mo na. Silabasan po ng onte. Pero may mga tira-tira pa rin po para mga tuldok-tuldok. Mga ilang araw din po. Tsaka nawala po yung sakit ng baho. Vinegar and calamansi, meron silang antibacterial properties. Ang vinegar kasi, pinapanipis niya or dinidissolve niya yung mga spine or spike ng sea urchin para mas madali itong matanggal. Dami yung... Kung si Ronel, paggamit ng suka at kalamansi ang naging first aid, may ilan namang naniniwala na ang mainam daw gawin sa tinik ng tuyong, buhusan ito ng ihi. Gaya ng ginawa ni Alexis nung nadali rin daw siya ng tuyong habang naliligo sa beach sa Pangasinan. Nagsiswim po ako hanggang feeling ko lang parang tusok-tusok lang siya. Tapos parang nakita ko may dot-dot na... Itim po siya. Next. Ayan na may mga maliliit. Noong una, suka rin daw ang ipinanremedyo nila. Nabad na namin sa suka. Sabi ni ate, makukusa lang daw siyang matutunaw. Hanggang naisip nilang mag-anak na bubusan ito ng ihi na inirekomenda raw gawin ang kanyang chewing si Marvin. Hindi, pero mababaw lang. Hindi, gawin mo na sinabi nila para matunaw. Sakto, naihi siya. Nilagay ko sa baso. Then after that, binuhos namin sa paa niya. Okay, may nangyaring ihi. Ihi, ano mo, gano'n mo? Ihi, Nino, yung karinong ihi yun. Parang mainit-init, parang makaambag din sa paglusaw nung sa sea urchin. Mas naiibsan po yung sakit unti-unti. Samantala, si Marvin at ang kapatid niyang si Miss A na nasa outing din noon, natusok din ng tuyong nung araw din yon. Ako naman yung nakaramdam sa paa ng something. Similar dun sa paa ng pamangkin ko. Alam ko may natapakan ako pero hindi masakit. Pag tinapak mo siya may pain. Pero makalipas ang dalawang araw, ang paa ni Miss A tuluyan ng namaga. Hindi ko siya maitapak ng normal. Tapos may pressure, may bigat, may sakit, may hapdi. Yung sakong, may iputi na siya na namamaga.
Kaya nagpatulong na siya sa kanyang mga kaibigan na tsaniin ang mga tinik. Nakadapa ako ngayon dahil inooperahan ako ng aking mga kaibigan. Eto, na sea urchins din ako. Yan yung mga natanggal. Isa pa lang yan ha. Tatlo yung natapakan kong spikes ng sea urchin. Nakakuha sila ng tatlong mahahabang itim. Pero nung natanggal, malambot na. A common practice na ginagawa ng tao ay isa, iniihian nila, not because yun yung cure, kasi yung pain nare-relieve ng warm temperature. Okay, may nangyaring ihi. Ihi, ano mo, gano'n mo? Yung ihi naman, wala siyang bacteria. Kung salty yung ihi mo, tapos inihian mo yung area na natapakan ng sea urchin, pwedeng mabawasan yung inflammation kasi yung salt hihilain niya yung tubig palabas kaya mababawasan yung inflammation. Inooperahan ako ng aking mga kaibigan. Eto, na sea urchins din ako. Sa paggamit ng chani or tweezer, ito yung recommended na ginagamit para tanggalin yung naiwan na spine or spike. Pero kailangan dahan-dahan. Pag naiwan doon, tapos matagal na nagstay doon underneath the skin, pwedeng mag-cause ng tinatawag na tissue necrosis. So ito yung dahil sa venom, umabot siya sa ugat, mawawala ng oxygen sa paa, mamamatay, and pwedeng matanggal yung paa. Pag napapansin mo na may redness, inflammation, at pananakit na hindi nawawala dun sa area na may tinik, kailangan pumunta na sa emergency room. Better na mas maging safe sila paglabas. Uso ngayon yung mga aqua shoes para maprotektahan yung paa. Pero ano nga ba ang best revenge or respite sa mga nakakatusok na tuyo? Ano pa, edi mukbangin! Fresh na fresh yan from the sea. Ang mga tuyom kasi, delicacy, lalo na sa mga Hapon. Uni ang tawag nila rito. Isa sa mga mas mahal na sangkap sa kanilang sushi o sashimi. Kaya naman ang mga nabiktima ng tuyom sa araw na ito, re-resback na. Iyan yung inapakan talaga namin. Nakain ka namin. Sa ginawa nilang style ng paghihiganti sa tuyom, gumaan daw lahat ng kanilang hinanakit at ang kanilang mga paa at dibdib tuluyan ang nabunutan ng tinik. Dami yung... Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.